Are you a real estate practitioner or investor struggling to keep up with today's fast-changing technology? Avoid being left behind. Learn real estate and technology in simple words without all the complicated jargon. Your treat, Talaka Young Real Estate at Technologia or Talks on Real Estate and Technology, is a regular Saturday program every 6 p.m., hosted by two seasoned real estate practitioners, broker Arnel Malabayabas and consultant William Floresta, who are both tech savvy. Learn the latest technology and trends in real estate from investors, developers, digital marketers, and industry players. And treat yourself every Saturday at 6 p.m. and avoid the daunting task of learning on your own. Your special treat is on us. Ayan, good morning real estate and good evening everyone po. Ito na naman po ang inyong regular Saturday program na Talakayang Real Estate at Teknolohiya, and I'm Ronel Malabayabas. Sa pagkakataon pong ito, hindi to special guest kasi dati natin siyang guest at kasama natin siyang partner dito. Kasi po sa pagkakataon na to ay wala po yung ating isa sa mga main hosts, si consultant or master William Floresta. So syempre, yung isa sa mga paborito natin na partner din natin sa Talakayang Real Estate at isa sa mga resident guru o behavioral scientist at kasing pogi namin. Siyempre, nandito sa ngayon si Coach Angel Losari. Hello, Coach! Yan, pogi talaga. Yan ang Uy, pero masaya ako nasa kung nasaan si ano ngayon, ha? Si partner. Oo nga. Rotary event. Alam mo naman kung gaano kalapit sa puso ko ang Rotary. Oo. Ano, ha? Ano ba siya? Charter member or charter president? Charter member daw siya, eh. Oh, okay, nice. Charter president, eh. Masaya yun, masaya. Eh, diba? Last year, ako yung president ng Pasig West. Masarap. At sa mga nag-iisip maging part ng Rotary, masarap po sa Rotary. Maganda. Meet so many people. Correct. Like-minded people. Mga gustong tumulong sa kapwa. Number one, dahil may pantulong sa kapwa. Yan na yun. Tama, oo. Yung sa atin naman, sa mga organization, ang tawag natin dyan, yung CSR, di ba? Yes. Yan. So, iyan, talagang embedded na or inherent na sa Rotary ang pagtulong. Yan. Yes. At dahil nga merong itutulong. Yan. So, kamusta naman, partner Angel? Kamusta ating linggo? Ito, super busy. Oo. Oh. Week, Monday, Tuesday, I will be running a personal effectiveness program. 2 days to, na whole day, na virtual. Galing. Virtual. Ang client ko kasi nasa Iloilo. Ang sa provinces kasi ngayon, pag nasa labas ng Manila area, medyo may konting pagkapraning pa sa mga nasa Manila. Ang taas na case natin. I know for a fact siguro ganun din yung pareho yung natin, we share the common sentiment in terms of paglalabas, magmask ka pa din. Hindi ka pa dapat talaga, although sinasabi hindi na mandatory, di ba, pero mabuti pa rin po nag-iingat kasi baka mamaya hindi lang COVID ang masasagap mo, di ba? Mabuti pa rin nag-iingat. Nasa 2,000 plus cases tayo uli, eh. Oo. Ang taas, and yung doktora ng anak ko meron. Yung kapatid ko last week, yung anak niya at asawa niya meron, although okay na sila ngayon, clear na. Pero marami pa rin, and alam natin na nagagaling naman na ngayon kasi naka-boost na halos. Yung lost time mo dahil nasa bahay, may mga gagawin out of commission for what? For 1 week? 2 weeks? Totoo yan. Ang dami sa wala na yun. Kumbaga, wala ka nung wala ng fear na in case magkaroon ka ng severe
severe na side effects or effects sa body mo. Pero yung loss of time, di ba? Yung okay. loss of this time. Kasi like, kami din, last month, ilan sa amin na nagkaroon. hindi lang pansin na every weekend meron tayong talakayan. Pero talagang ano, sa family, apat kami sa bahay. Kaya halos parang self-quarantine, ganun. Tapos talagang ano, although syempre naka-recover din kaagad. Pero minsan, ang hirap talaga pa rin ng, ano, ng sitwasyon, no? So tama. Anyway, last week partner, ano, medyo nagkaroon tayo ng technical difficulty. Alam niyo ba, napansin ko lang din 'yun kasi ito na pala ngayon every time magbo-broadcast, dapat talaga nakatingin ka doon sa ano. Meron kasi po yung StreamYard na parang dito sa upper right part ng ano ng screen mo. Makikita mo diyan kung continuous na nagbo-broadcast ka, 'di ba? Parang may end broadcast yan kung gusto mo na itigil. Nagulat ako, sabi ko, hindi kami nakakonek. Parang ganun. So parang ano, sa halip na end God broadcast, go live. Anong nangyari? It seems pala, anong nangyari noon partner na I learned my lesson. For the very first time, parang nagkaroon ako ng change ng parang topic kasi. And somehow, pati yung materials chinains ko, kaya lang may time pala na nire-require si Facebook na dapat ano ipo-post mo yun or you make changes, di ba? So nangyari, we made the changes and supposed to be, sabi ko ang para lang tanggapin nila yung changes, nilagay ko ang broadcast should be 6:10. Tinuloy ko pa rin ng 6 o'clock. So yun yung nag-trigger ng ganong error. So yun, I learned my lesson, sabi ko nga. So siguro sa mga susunod talaga, medyo avoid na yung mga... Kaya nagtataka rin ako, at kaya nag-message ako sa inyo, meron ba ngayon? Eh, ang problema, pag naka-live ka na, lalong-lalo na, di ba, tayo yung host, tayo yung technical, lahat na, hindi mo minsan napapansin yung mga ganon, di ba? So... napansin ko lang talaga nung parang sabi ko ano yun, bakit go live? Pero somehow may na-record naman, kaya lang yung Facebook hindi ko pa nga na-upload. Somehow last week yun nga yung ating naging discussion is yung sa maganda yun, pinaka latest na digital report ng ano Hootsuite. Okay, so yun, actually po, para sa kaalaman nung hindi pa nakapanood, bali yun yung latest nilang report ng July 2022. So, kahit paano, marami kayong makukuha doon na information para somehow maging guide ninyo sa inyong negosyo o sa inyong practice. Katulad sa atin, itong topic natin ngayon, bago. Ano? Although, this was parang updated nung May 25th nitong year na to. Oo, it's a discussion on the ano social media trends for 2020 and beyond. So, okay. yun yung magiging usapan natin. Maalala ko lang pala, partner Angel, when you talk about media nung panahon, 'di ba? Nung kapanahunan nang wala pa tong mga Facebook, etc. Pag sinabing mong media, oo, yun, yung tri-media lang yung familiarity natin, 'di ba? So somehow, yan, newsprint, radio, and then yung TV, di ba? Mm-hmm. At so, naalala ko dati, may several years ago, I think mga circa 19 o basta mga ganun. may company kami na ang pangalan ay Event One Inc. Mm-hmm. We're event organizers. Nag-organize kami ng mga concert, organize kami ng mga trade fair, mga ganun, basta mga events. And kapag i-advertise namin yung events, one of the things, magbibigay ka ng ano nga yung tawag na, yung sa mga mag-a-advertise, yung mga mga mag-a-advertise doon, or kukuha ng mga booth, mga ganon. Sponsor. So, merong sponsorship. At doon sa sponsorship, nakalagay, how we will be advertising the event, para naman yung mga mag-sponsor, malalaman nila na, may mileage ako. Tama. Doon, ang niyayabang namin palagi ay yung ano na ito, may tri-media ito. So and we got sponsors because of that. Pero ngayon, ibang-iba na. Iba.
Kaya yun yung ano, yun yung topic natin ngayon, yung social media trend. Tapos yun nga, social media, kasi kung yan, kanina, tri-media, no? Pero ngayon yung social media, kung pag-uusapan natin yun, kaya siya nagkaroon ng social kasi para bang hindi na siya yung ordinarily manonood ka na one way. Ngayon, two way, may engagement, di ba? Oh, minsan, ang nakakalungkot, may confrontation pa. So, yun yung ating, ano, yun yung 17 social media trends daw. So, i-share na natin yung slides and then mapag-usapan natin to. By the way, ang material po natin, ano, Coach Angel, came from yung sa Influencer Marketing Hub. Yan. So, this was an article created by Werner Geyser. So sa kanya po yung ano ito ha, yung credits nito, no. So pag-uusapan lang natin and then titingnan natin ano ba epekto nito sa ating practice kung sakasakali na sa real estate at kung ano pa man pong business o negosyo. And then somehow para at least more or less meron kang guide ano yung maging direction mo sa yung negosyo, no. So yun po yung reason natin kung ba't natin dinidiscuss ito. By the way, sa influencer, nalalaman yung naging guest dati na na friend ko na influencer. Yeah, oo. Kahapon may session ako sa kanila. Mm-hmm. And tinuruan ko lang sila dun sa, di ba, may Chinese metaphysics ako. Yes. Siguro, yung part na ano ang super strengths mo. Ah, ito, ano yung mga super sa'yo na either natap na or hindi mo pa natap, na dapat itap mo because you will be earning so much from those super skills. Tinuro ko sa company niya kahapon. So, ang participants ay yung buong organization niya at yun nga, sinabi ko na, oh, based on your BATC chart, nasaan dyan ang super strength mo? Ayan, nasaan yung skills na meron ka na pwede mong gamitin at matap. At kasama nga dun eh, anong career na pinaka-perfect para sa'yo? At alam mo yung lumabas, yung mga trabaho ng mga tao niya, yung mga team niya, eksakto dun sa career na bagay sa kanila. Kumbaga na, galing. Yan ka talaga. Yun. And kaya nag-excel. Kaya nag-excel sila. Correct. At dun sa company niya, dalawa silang influencer. Members niya, influencer din na sa YouTube yata ngayon merong I think 100,000 subscribers yata. Galing, kasi itong influencer hub kasi kung tutuusin, 'di ba, sa marketing tayo no mga panahon yung tri-media sa marketing, parang isang produkto, magkaroon ng ika nga parang say or di kaya naman makilala. Kadalasan celebrity ang kukunin mo para i-endorse yan, di ba? Pero sa panahon ngayon, we have this what we call influencer marketing. Or ngayon, itong ating pagkukuhanan po ng topic is yung influencer marketing platform. So, yan. Credits to them po kasi at least maganda yung material na ginawa nila. And you will learn also dito, yan, Master William, meron silang influencer marketing agencies, may mga ganun na ha. So dati noon ang agency natin na alam lang yung mga yung mga nag-advertise saka syempre may mga connection yan o contact yan sa ano sa mga celebrity, no. Pero ngayon kakaiba po ang pinagkukuhanan natin ngayon na magpo-push ng mga product natin yan. So okay, diretso na tayo doon sa 17 social media trends for 2022. Okay. Nabanggit po dito, at ito talaga last time actually na mention na namin, yung TikTok talaga is becoming huge. Okay, paano lang ba siya nagsimula? Ito nga Coach Angel, 'di ba? Kasi sinasabi na natin masyado nang maigsi ang ating attention span. To the point na dapat pa nag-create ka ng material. Kaya nga tayo, although parang minsan gusto natin extend yung 1 hour, pero dahil nga sa sobrang iksi ng attention span ng tao, dapat ililimit mo na lang yung exposure mo sa kanila. No? Katulad nito, yung sa TikTok, dito siya nagsimula ng 60 seconds ba na exposure. Okay? And biglang naging mas popular sila. At ang gagaling naman ng taong parang pinagkakasya sa isang minuto, yung mga content na magugulat ka, nagtitrending. Di ba? So, correct. Ikaw ba, Coach Angel, nakasubo ka na bang mag-TikTok ng iyong batch chart? Actually, hindi pa. Pero,
Pero may isang eskwelahan dati na nagpa-training sa akin on sales. Uh-huh. Okay. So, ang ibebenta kasi yung syempre, ibebenta yung school. Sino yung clientele nila? Mm-hmm. Yung estudyante. So, how do you sell to the students the concept of enrolling in the school? Alam mo, ni-require ko sa lahat ng participants na mga teacher to. Number one, kailangang umabot ng level 3 ang pinaka-base ninyo sa Clash of Clans. No. Pangalawa, kailangan maglabas kayo ng TikTok. Mm-hmm. Tapos, may pangatlo, hindi ko maalala yung pangatlo. Pero, one of the three ay kailangan maglabas ng TikTok. And anong reason? Tinanong ako ng presidente kung bakit. Uh-huh. Sabi ko, yung mga estudyante nyo, ayan ang mundo eh. Yes. Yan. Correct. If you will be selling to them, sell to them based on their language and based on the manner that they want to be sold to. Tama. So, old nga yung Clash of Clans na pinaano ko sa kanila dahil feeling ko, pag ipalaro ko sa kanila yung ML, baka hindi nila kayanin eh. Kaya Clash of Clans. But then again, tama nga eh. Itong TikTok is really very huge and right now, when it comes to yung online selling, nagkakaroon ngayon ng trend na from Facebook selling to TikTok selling. Mm-mm, tama. Mm-mm. Because people are now feeling the power of TikTok. Sabi nga, hindi lang young creators. Kung mapapansin mo, yung mga gumagawa ng mga dance move minsan, hindi na galing sa Gen Z, no? So, yan. At least, talaga nagiging main platform na to ng mga brands. Oo, yung TikTok. Yan. So, ano po ba ang takeaway natin dito? So, tulad din siya sabi namin, paulit-ulit, you have to create something. O, katulad ng example ni Sir Angel, syempre, you should speak their language, no? So ito yung language ngayon ng panahon natin, iba. Paano tayo maipag-engage doon sa target market natin? You have to use their language. Mm-hmm. And secondary to that is know where they are. Nasaan ba sila? Yeah. They are in TikTok. Your clients are in TikTok right now looking at them. Mm-hmm. So since they are there, be there also. So puntahan sila. Parang yung sa atin din yan dati sa tri-media natin, kung anong pinapalabas ng mga pinapanood ng mga client natin, doon tayo maglalagay ng commercial. Tama, oo. Kaya minsan yung prime time, yung talaga yung, 'di ba, kamahalan talaga, kaya nga prime time. Correct. Pero titingnan mo rin, ano ba yung produkto mo? Produkto ba na natatanggap ng mga nanonood sa prime time? Yeah. Kasi kaya mamaya kasama yan Coach Angel doon sa meron ditong portion na talagang masyado nang ika nga personalize yung dating. Mamaya madadaanan natin yan. Oo. So pa? Sabi daw smaller networks will become popular for ads. Pag sinabing smaller network, yun nga, nagsimula ang TikTok, small siya. Pero ngayon, hindi na siya small. Pero ganun pa man, marami na rin dito. Like, syempre, yung mga Pinterest, yung mga iba-ibang social media channel. Ngayon, yung Snapchat, isa pa rin daw po ito na in-expect natin na magkaroon din ng breakthrough. Diba? So maaari ngayon hindi lang siya itong mga smaller channels na to. Ayan, okay. So smaller networks. Yung yung content ng Treat last week. Tinitingnan at pinapanood ng mga tao. Yeah. Na also right now based on last week na presentation nyo, YouTube pa yung number one until now. Yeah. Pero And this small networks are gaining popularity na. So at least po, kumbaga ang pinaka-importante, although ngayon ang priority natin, ang focus natin is more on doon pa rin sa kunwari YouTube, Facebook, pero you have to look into the future, sabi nga, and then prepare yourself na paano ka, yan nga, makaka-TikTok, makaka-Snapchat. So that's the reason why we are discussing these things to you para at least paano mo i-update o upgrade yung magiging future na kung saan kayo mag spend ng advertisement ninyo, okay, or marketing efforts. Ayan, social commerce will continue to expand.
Yan, correct, correct. And ang nga dyan sa social commerce na yan, ang isang tinatanong ngayon is paano yung taxation dyan? Aha, tama. Because ang laki, ang volume ng sales tama, oo. Now, is in billions. Mm-hmm. And ang laro nga lang dyan, ito, kailan lang may kausap akong, kasi marami akong kaibigan na nasa online selling eh. Ang pinag-usapan namin, paano hinahabol itong mga nasa, kasi ang dami rin mga scams, di ba? So, yung mga scams, nandyan din sa social commerce because alam nila maraming bumibili dyan. Mm-hmm. And it will still be expanding. Lalawak pa ng lalawak yan. And tama ka nga, kailangan na kung tayo nagbebenta, dapat alam natin kung paano gagamitin yan. Mm-hmm. Mm-hmm. Ayan, masyado na ako naging conscious ngayon sa sa status ng broadcast. Tinitingnan ko. Oo. May nakita akong parang bumabagal yung speed. Medyo close ko muna yung isang window. Talagang napraning na eh, no. Yun. So, 'di ba, meron tayong tinatawag na e-commerce din, 'di ba? E-commerce, pero itong social commerce is talagang, di ba, kasi tayo, kung tutuusin, every time we wake up in the morning, open mo syempre yung social media, accounts mo, no? At kadalasan, kung inyong papansinin po, yung mga nakikita nyo dito na feeds, sa feeds ninyo, is yun yung madalas, kunwari, sinesearch mo dun sa Facebook, okay? Kaya talagang kahit paano dito na talaga binabato po ng mga ano ng mga advertiser. Correct, yung, correct. Yung kaya talagang continuously mag-expand po 'yan. Kaya hindi pwede tayo na pag later on in the future, talagang pa nag-budget ka, tingnan mo na dapat dito yung dito ko dadalhin yung portion of my budget, 'di ba? So ang pinakamadaling malaking niyan, proof niyan, itong nakaraang election. Correct, correct. Bumuhos ng pera, hindi lang sa TV at sa radyo. Bumuhos sila sa socket. And yun nga, yung isang tumatakbo, di ba? Gumawa pa ng parang skit yung kapatid niya para lamang banatan yung isang tumatakbo din. So, yun nga, nilabas nila yun sa socket. Because today, ito na yung labanan eh. Naalala ko lang nung na-mention yung tungkol sa election. Alam niyo po ba na nagkaroon ako ng exposure diyan na last election. Meron kaming tinulungan na isang kandidato sa isang local, nag-running for local. Yun, kinuha tayo isa sa mga parang consultant doon. So kami yung bumubuo ng social media team nila. Pero doon ko nakita talaga kung paano yung pa nag-brainstorm kami. Talagang talagang gagana yung pagiging marketer mo. you are akala lang ng iba, hindi, politiko yan. Hindi po. Merong marketing behind. Yes, you're selling a brand. And the politician. Yeah, you're selling a brand. Mm-hmm. So, kaya yan, talagang continuously dapat po, kung halimbawa sa tingin ninyo, nung unang panahon, hanggang ngayon, hindi pa rin kayo na parang sold out na wala yan, lang yan, maglilipas din yan. Ito po, ito na yung katotohanan. Andyan po yung bentahan natin ngayon. Okay. Correct. So, number four, reaching new audience will become a primary goal. Yan, sabi daw po ng HubSpot, ito yung main social media goals of most marketer in 2022 is to reach new audiences. Yan, grow relationship with customers and boost customer service. Kasi ang previous goal daw po ay nagfo-focus tayo sa boosting ng sales and advertising product. So kita nyo na ngayon new audiences will become primary. At sa atin kasi kung tutuusin, 'di ba, Coach Angel, madalas sinasabi natin maganda yung repeat maganda yung repeat buyer, ganun tayo, no? Pero come to think of it, yung repeat buyer mo sila yung nag-endorse ng panibagong leads or referral, 'di ba? Correct, kaya talagang correct. New audience, yun yung primary goal mo pa rin. So, kung iisipin mo yung referral sales mo, sa atin halimbawa, sa real estate,
eh dapat maganda yung pakikitungo mo. Sabi nga dito, growing relationship sa customer. Otherwise, hindi ka magkakaroon ng mga ano, bagong audiences o bagong ano, bagong target market, di ba? Yeah, which is also true sa field ko, nasa HR consulting ako. Mm-hmm. Ang meron ako mga regular na mga kliyente na clients ko na more than 10 years, yung iba 20 years ko na kliyente na regular na nagre-request sa akin. But then again, marami dun sa mga participants, itong ite-training ko for example ng October 3, 4, 5, 6 training, yung nag-refer sa akin dun ay naging participant ko dun sa isang kumpanya. Mm-hmm. Correct. Mm-hmm. Kumbaga, parang referral marketing ang kinalabasan. Mm-hmm. I don't know a new set of audience. And ang kagandahan yan, ang mga participants ay nasa top, kumbaga, top level ng organization. And these are individuals who are decision makers. Na if, for example, they transfer to another organization, may pag nangailangan ng training yun, yung tao na yun, sasabihin nyo naman, aba, may kilala akong trainer, hindi magaling, pero gwapo. Ayun ang sasabihin. Pasok. Kaya nga, yung ano, which is, ito nga, itong kilala, itong nag-refer sa akin, sa client ko for next week, naging participant ko dito sa previous, na naging client ko sila because I also have a friend who worked there. So, all of these are reaching new audience. Mas bago. Kasi, kasi nga, sabi nga dito, Coach Angel, ano, instead daw na ano, purely sa advertising, ang dapat na ating target ngayon is ano, use a channel for fostering deeper customer relations, di ba? Correct. So, correct. Yan. So, yan yung sa real estate, for example, kung yun din ang iyon ang bebentahan mo, ilang bahay lang ba ang kailangan bilhin ng isang tao? Kumuha ng bagong audience. And maganda yung mga current na client, sila yung magre-refer. Ayan. So, ito naman. Ito yung isa sa pinakamabigat. 82% of all online content will be video in 2022. Ayan. Kaya nga, paulit-ulit tayo, Coach Angel, di ba sinasabi natin talagang kung sa tingin mo nung unang panahon, eh medyo ano ka, takot sa camera. Dapat eh, matuto ka ng humarap sa camera. Di ba? So, kasi talagang kinakailangan po video content na talaga. Kaya, kung mapapansin nyo, presentations ha, PowerPoint. Mm-hmm. Ang PowerPoint, alam naman natin yan, slide. Mm-hmm. Pero ngayon, pwede ka nang mag-present ng PowerPoint na naka-embed sa isang video mo. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Is pareho rin sa Canva. Ah, nakilala natin. Canva, mga slide. Pero pwede ka na rin mag-record ng presentation. Yes. Tama. Because video nga, yan yung bumubuhay. Oo, kasi akala lang ng iba, baka pag sinabi ng video, hindi dapat nakaharap ako sa camera. Although yun po ang ine-emphasize natin, dapat kung tutuusin, maganda, nakikita yung mukha mo. Kasi di ba, may ano yun eh, parang kung online man yun, face-to-face pa rin siya lumalabas kung marunong kang mag-emote o mag-project, di ba? Oo, kaya kung papapansin niyo po si Coach Angel, talagang pag masaya siya, pumapalakpak talaga yan. Hindi pwedeng ang saya na ganun lang siya. Diba? Kasi dapat ni expression na lalabas. Kaya yung video content napaka-importante. Pero tama si Coach Angel, yung katulad ngayon po yung PowerPoint, yung Canva, yun siya sabi niya pong yan. Yun, meron na nga actually ngayon, hindi ko lang alam kung alam mo na Coach Angel, yung PowerPoint, pwede mo nang ipasok na parang yung webcam mo na ando na. Kung mahilig pa ka mag-PowerPoint, ha? PowerPoint 365. Oo. So naandun na yung ano mo, parang basta ang importante lang kung halimbawa medyo hindi maganda yung camera ng ano mo, ng laptop mo o di kaya naman ng gadget mo, medyo ano mo na upgrade mo lang. O kasi para naman kahit paano hindi yung parang blurry ang tingin sa iyo, di ba? Kaya nga inapakan na nila yung capabilities ng OBS eh. Dati OBS lang kumanat ng ganyan. O at least ang alala na ganyan is OBS na may presentation ka, nandun ang
Pero, di ba, ginawa na kasi ng Zoom, pero mga meetings lang. Pero yung mga, pinasok siya ng PowerPoint, pinasok siya ng Canva. Hindi lang kinakailangan mukha. Tama yung binanggit nyo kanina. Hindi lang mukha ang kailangan. Kasi meron ng tinatawag na mga explainer videos. Yung may mga kamay na nag-ganon. Doodly. Mga doodles. Doodly. Actually, ako may doodle ako. Kasi yun, yung susunod lang, explainer video, may drawing-drawing pa na ganon, that it attracts attention. And that is what's very important. You need to attract attention. Meron pa ngayon, iba nga, kung halimbawa ayaw mo yung mukha, na, mukha mo lalabas, may mga avatar pa ngayon, kung ano-ano, di ba? Correct. Oo. So, yan. Social audio will become more popular. O, last time, napag-usapan natin mas, Coach Angel, yung podcast. Nag-podcast ka na ba? O, nagsimula ka na siguro mag-podcast, di ba? So, ito yun. Hindi lang video, ngayon, audio, iniisip ko lang, sabi ko, babalik ba kaya si Simantara sa podcast? At si Eng-Eng. Si Eng-Eng. Sabi siguro ng mga nanonood sa atin na millennials, sino yung mga Simantara? Ano, di ba? So, siguro yun. Biglang may nag-podcast ng gabi, ng lagim. Yeah. So, social audio, ayan, will become more popular. Oh, kasi ang challenge lang kasi, pag ang so, man, syempre, when you're on the move, cellphone yung gamit, maliit, pag nagsasakyan ka, hindi ka pwedeng nanonood. Pero, pwedeng naka-headset ka, nakikinig ka sa podcast. Isa ang sikat na yun, di ba? Yung sa ano, yung kulay green ang logo na ganun. Spotify. Mm. Spotify, adami, may mga friends ako na nagpa-podcast doon. In fact, pwedeng may treat podcast eh. Yeah, pwede tong halimbawa ito, kaya lang wala yung StreamYard pa noon. Na diretso na doon. Oo. Pwede. Pero ang I think meron siya na parang pwede mo integrate 'yon na every time meron kang YouTube live, automatic diretso na rin siya doon. Okay. Oo, correct. So, yan. So, at least po, kung halimbawa mag-strategize kayo, you should also consider ito na magkaroon kayo ng, mag-prepare na kayo for social audio. Okay? Yes. So, i-hire nyo na si Simatar para ibenta yung bahay ninyo. Wag si Lawi. Si Lawi at si Magnon. Ayan, nakakalungkot man pong sabihin pero yung organic natin medyo tatabunan talaga siya. Paid advertising na po is a necessity. Kung dati noon makakatipid-tipid ka pa kung halimbawa organic, marami kang magiging followers or whatever para at least mag-trending o di kaya naman maging popular yung content mo. Ngayon po necessity na po yung paid advertising. Mm-hmm. So, itong... Go ahead po. Sige. Augmented tayo. Augmented reality. Augmented. Oo. Ito, nasubukan nyo na to, na meron baka ikaw nakita na ng application na pag in-open mo yung camera, then biglang may lalabas ng ganyan. Actually, isa yan sa mga businesses ni Milo Sandik. Yung nag- Yeah. Oo. Uh-huh. Isa yan. In fact, yung technology ng company niya is isa sa mga nasa forefront. Galing. Oo. Kasi, di ba, pinag-usapan lang natin last time yung Oculus, di ba? Mm. Pero later on, yung mga ganitong ordinary na salamin. Correct. Screen na yan na naglalakad ka, biglang... Parang may, di ba, dati napapanood lang natin sa mga sci-fi movie, pero yun yung cellphone noong unang panahon na nakikita natin si James Bond, kinakausap yung relo, di ba, ngayon, it's a reality na. So, hindi na malayo, yung later on, yung lens ng is also parang camera na rin siya, and then, screen na siya. Kapag tumingin kasi isang store, may kita mo, five-star rating. Three-star rating. Later on, parang nasa glasses mo na yung Google Map kung saan po
point A, point B, nandiyan, nakikita mo na kung kita may na kanan ka na ba? Yung ano nga eh, remember, nabanggit ko kanina, nakahapon, nag-session kami ni na Mike. Mm-hmm. Doon, ni Milo, doon sa company nila ng Chinese Metaphysics. Ang susunod na session namin, pinag-uusapan namin, gagamitin namin spatial. Yun yung doon kami magse-session. Oh, sa virtual reality. Oh, sa loob ng virtual reality. Aha, okay. In doon. Actually, may difference nga pala yun, yung augmented and virtual reality. Yeah, yan, And then, may difference mamaya. Oh, yan. So, yung augmented po kasi, para bang ano to, yung virtual reality, katulad ng pinag-usapan natin last time, yung may Oculus, and then parang papasok ka sa digital or multiverse, ganyan. Right. Ibang digital verse, di ba? Ito naman, actual pa rin na kunwari katulad itong camera na yan itutok mo siya and then biglang may mag-a-appear doon na ano na mga ayan mga information magpa-pop up na ganyan kung maalala nyo ano ba yung naging popular okay yung kinagiliwan na mayroong binabato na ano na Pokemon Go. Oh, Pokemon. Pokemon Go. Yan, augmented reality po 'yun kasi 'di ba? Hahanapin mo yung ano, yung mga monster na 'yon, 'di ba? Nang huli na rin ako noon sa Quezon City, gabing-gabi ikot ako. Para lang ang ganda ginamit ng advertisers yung Pokemon Go, ha? Kasi kung gusto nilang pumunta sa restaurant nila, maglalagay doon ng Pokemon na pupuntahan ng tao. Nataalala ko pa noon, Coach Angel. Sabi nung kaibigan ko, Arnel, meron doon sa Baguio ng ganitong ano, ganitong klase ng monster. Paano ko pumunta doon dito ako? Tapos meron pa lang ano, yung GPS faker. Oh! Oh. In-install ko, uy, nasa Baguio na ako ngayon. Nice. Oh. Parang na VPN yung GPS ano? Grabe, no? So, marami mga talagang pwedeng gawin. So, yan, yung kung bakit po na sinabi natin to, yung augmented reality, kung halimbawa meron kang business, dapat ready na yung business mo na in the future, para bang naka-line up na meron ka dapat parang exposure na yung company mo doon na para halimbawa, kasi ngayon, maalala ko, Master, Coach Angel, yung Waze, di ba? Parang hindi ganun ka-popular pa ng una, hindi natin pinapansin. And then, free yun, di ba? Ginagamit natin. And then, magulat ka na lang, parang pag dumadaan ka sa isang lugar, biglang sasabihin ng, makikita mo doon, magpa-pop up sa screen mo na may ganitong, ano, ganitong negosyo rito, ganyan. So, kumbaga, nung una, free pa yun na pinuprovide ni Waze eh. So, what we're saying right now, itong augmented reality, which is now becoming popular, will be popular in the future, dapat ready ka na din. So, pag-aralan mo na to, ano yung may offer nito sa negosyo mo? Exactly. And imaginein mo lang, nasa real estate ka, iimbitahin mo yung kliyente mo dun sa site, sa sightseeing kayo. Magti-tripping kayo. Mm-mm. Pag sa bahay, bear na bear, pero pasuotin mo ng glasses, magiging fully furnished. Furnished, oo. Nila, ano pwedeng maging arrangement nila, ano magiging itsura, kahit bear na bear. Tanong mo na lang sa kanya, ano pong style ng laman ng bahay na gusto nyo? Kung halimbawa, playroom, okay. So nyo lang, yung isang room doon, magiging playroom. Ilang taon na po ba? Yo, i-click lang doon ha. O ito pang toddler ito pang ano, makikita sa room mismo what they want to buy and what they want to see doon sa room mismo. Oh, kumbaga bare siya and then later on magkakaroon ng appliances ganyan. I don't know kung nabanggit sa iyo ni Master William, ayan yung isang type of closing na pinauso ko dati sa PhilInvest. Ang tawag ko noon, the future close. Tama. Ang sinasabi ko doon, pag ititripping mo siya, kadalasan kasi nasa real estate, ititripping natin doon sa model house na fully furnished eh, para kitang-kita. So, hindi, sa buyer kasi, hindi sa kanya yung gamit eh. Kita lang, magiging kanya, pero wala sa kanya yung gamit. Kaya, dalhin mo doon sa bear. Tapos,
kung ano man ang gamit ng kliyente mo na nasa bahay nila, ilipat mo na sa bahay na ito. Yun, oo. Hindi nyo dito, anak ko, yung screen nyo dyan, ang laki, eksakto dito, dito yung supa nyo. Tapos meron kayong natin, ilipat mo lahat ng gamit niya dyan sa model house na yan. Pag nailipat na, at nakita na niyang, oo nga, ang ganda dito ng lahat ng gamit ko, perfect. Hindi mo sa kanyang bahay. Kumbaga pinapa-experience mo yung ano yung kung paano ka makalipat at paano mo i-integrate yung dati mong gamit doon, yung dati mong lifestyle na maging swag doon sa kaya nga back to the future. Kumbaga dinala mo na siya sa future na ito na ay bahay mo na at nandito na yung gamit mo. O sige, tanggalin mo ulit lahat 'yan. Hindi na niya tatanggalin kasi feel na niya yung bahay . Na-excite na siya . Naramdaman na niyang perfect na perfect sa pamilya ko ito. Hindi na niya tatanggalin niya yung bahay. Parang alam ko, merong isang developer, gumawa na rin ng AR. Presentation material niya, Coach Angel. Kunwari, ito yung, yung cellphone mo, open mo yung camera, itutok mo yung model house, tapos biglang marirecognize na ng nung program kung ano man yung ginamit nilang AI doon, and then biglang merong floor plan na lalabas samantalang nasa pasad pa lang yung yung kinukunan mo ng picture. So meron nang ganoon, ha, pero kumbaga siguro maging ready na lang tayo doon sa mga nag-iisip pa ng pwede nating gamitin yung AR. Okay. So, nice. Yung number 9, influencer marketing will continue to soar. Actually, last week, may pinag-uusapan tayo na sinasabi natin yung mga hindi halos celebrity o popular ng mga una na na napapanood natin na dati noon talagang dapat artistahin tayo, di ba? Artistahin tayo para makilala. Actually, nagulat ako. Sa YouTube, itong commercial nila, I don't know kung lumabas sa TV kasi madalas na hindi na ako nag-TV. Pero yung isang sikat na singer, ay ang commercial nila ay isang SIM yata. Isang carrier. Tag team siya dun sa isang influencer. Dalawa, ang nagsasayaw doon, kumakanta. So, isang sikat at isang influencer. So makikita yung syempre ang pagkakabayan sa kanila, hindi 'yun ang pag-uusapan natin. Ang point is dalawang tao, isang nakilala lamang sa internet at isang nakilala dahil sumikat talaga siya sa TV, nagsabay sa isang commercial. That will not help. That will never happen before. Ang ginagawa pa nga ng mga popular brands ngayon, kunwari kung halimbawa mahilig mag-makeup yung influencer, pinapasubok nila yung mga makeup kit nila, di ba? So kumaga ganun. So kumagahanap ka at mag-endorse ng brand mo, hanapin mo yung influencer na yun. Kaya nga siguro merong influencer marketing hub, no? So, yes. Sabi nga, brands are working more and more with micro-influencer kasi mas mura nga daw po siya sa paid advertising. Imagine, magkano binayad nila kay Jordan. Now, you can get an influencer at a very small percentage of what we're paying Jordan. And that makes me so happy to advertise whatever product they have. Okay, so yeah, number 10. Sabi increase in the use of social media for customer service. Totoo po 'yan. Kasi kung maalala mo, Master Coach Angel, 'di ba? Kadalasan kung wala ka sa social media at tipong may client ka o customer ka na dissatisfied sa iyo at magra-rant na gamitin ng social media. Paano na lang, no? Samantalang kaya nga talagang dapat meron kang social media na paggamitin mo for customer service para at least more or less medyo sabi nga pwede mong ma-contain yung mga issue. O kasi otherwise mamaya kung saan-saan nagpo-post, hindi mo alam, hindi mo na-view yung mga yon, malalaglag ng malalaglag yung negosyo mo. Kaya
malaking bagay na ngayon, even nung isang araw na nagkaroon ng power outage sa amin, yun agad na hinanap ko yung saan ba meron ang Meralco na pwede akong mag-message na somehow nakakatuwa lang kasi talagang di available sila sa Twitter, sa Facebook, yung Messenger, ang galing. So parang tapos yun nga lang nakabalik na yung kuryente sa kami tumawag sa akin pero at least may tumawag pa din. So, pero di ba But companies really need to invest also on this. Yeah. Kasi tama nga, firefighting. And you, dati kasi, kapag halimbawa, binanggit mo kanina, kapag may maling na nagawa, pagkilala yung tao na mali ang ginawa ng company mo, pag mag-run, delikado yung company mo. Mm-hmm. Kaya ngayon, hindi mo na alam kung saan manggagaling yung mag-rant eh. Grabe, sobrang dami ng taong pwedeng mag-rant about you and you don't know where to start, where to begin fighting fire. Eh. Oo. Samantalang kung exposure ka na rin doon at gumawa ka ng sarili mong page, 'di ba? Gumawa ka ng sarili mong group, 'di ba? At least alam mo na doon sila pupunta o at least mako-contain mo yan, hindi kung saan-saan sila magpo-post. At least sabi mo, tama nga sabi mo, you know how to fight yung fire na yun, di ba? Okay. Correct. So before we proceed and dito sa remaining natin na social trend, no? Meron po kasi tayong regular dito na yung isa sa natin, resident guru. Hindi siya magaling pero gwapo. Isingit po natin yung kanya. Regular treat inside our treat. Yan, para naman makapag... Okay, so let's play this. Hello, good morning everyone. Ako muli si Angel Lozari, President and Treat Thinker ng Lozari Consulting. At nandito na naman tayo sa Treat Inside of Treat. Sabi nila kung anong tinanim, yun ang aanihin. Lahat tayo ay alam yun, lalo ng mga magsasaka. Kaya lang, mukhang hindi yata ito napanindigan ng kaibigan natin si Pedro. Pedro na naman. Tara, kwento ko sa iyo kung anong nangyari sa kanya. Hello, good morning ulit. Si Pedro ay namamasukan. At ang kasama ni Sipay ay ang kanyang kasama. Mahirap lang ang buhay nila. May discarding ginagawa ito. Kapag umano yung 100 sacks ang inani, nasasabihin niya doon sa may-ari ay 80 sacks lang ang inani nila. At yung 20 sacks, binubulis niya. Ganun ang style na ginagawa ni Pedro. Nilalamangan niya yung may-ari ng lupa. One time, nung papunta siya na market, may nakasalubong siya sa buwan na isang ermitanyo, isang matanda. At sabi sa kanya, iho, pwede bang tulungin ako? Sabi niya, ano pong matutulong ko? Itong banga ay binibenta ko sana kasi kailangan ko lang ng pangkain. Nagugutom na kasi talaga ako. Sabi siya, sige, magkano yung banga na yan? 300 sana na ibebenta ko. 300 talaga ang halaga nito. Kahit tingnan nyo pa sa paligid, 300 talaga ang halaga nito ngayon. So baka naman pwedeng mabenta ko sa iyo ito ng 300. Naisip ni Pedro, gutom ka, ha? Kailangan mo makakaon ng pagkain, ha? Tatawaran kita ng todo. So sinabi niya, Manong, wala akong pera dito eh. Hindi ko kayang bayaran niya ng 300. Kung gusto mo, bibilhin ko sa iyo 30 pesos. 30 pesos? From 300 down to 30 pesos. Sabi pa niya doon sa matanda, huwag kang mag-alala, 30 pesos? Kapag magtipid ka ng todo, tatagal na yan. Marami ka na mabibiling pagkain yan. Sabi niya doon sa matanda. Sabi ng matanda, kailangan ko kasi talaga na may makakain lang ako. Kaya sige na nga, sa iyo na tumba nga. Ingatan mo ito, ha? Dahil sa minanak pa yan, sa kanununuan ko. At napakaganda ng banga na yan. Isip ni Pedro, maganda nga. Kasi 300, binili ko ng 30. Maganda nga ito, naisahan kita.
inuwi ni Pedro ngayon yung baka sa bahay nila. Pagdating sa bahay, unang-unang sinabi niya doon sa misis niya, pakilinis mo naman ito, gamitin natin. Nabili ko yan, 30 pesos lang sa isang matanda. 300 yan, alam ko, 300 yan sa paligid, pero nabili ko ng 30 pesos lamang. Kaya pakilinis naman, tara, gamitin natin. O sige, binilinis ng wife niya. Kaya lang, habang nililinis, nabitawan ng wife niya yung pinaka-scrub, yung pinaka-brush na ginagamit. Nabitawan ng ganon at nahulog. Eh, aabutin niya, kaya lang, medyo malalim-lalim, kakuha pa siya ng stick na para maabot yung brush. Sabi niya, mamaya ako nakukunin yan. At gagawin ko muna yung ibang mga gawain bahay. The next day, naalala ng isin niya, oo nga pala, yung banga, hindi pa nalilinis. Tapos yung brush nandun sa loob. Sige nga, binalikan niya ngayon. Nung kukunin niya, nakita niya, ang daming brush sa loob. Madami yung brush. Sabi, bakit maraming brush dito? Hala, dumami. O kaya, ginawa niya, inabot niya yung mga brush, kinuha niya. Tapos yung mga sobrang brush, binenta ngayon sa merkado. The next day, pag-gising nila, nakita nung wife niya, yung banga, ang dami na namang brush. Hala, okay ito ah. Nagmamultiply ang brush pala sa banga na ito. Kaya ang ginawa nila, kinuha nila yung mga brush, tapos binenta sa merkado. Ganun ang ginagawa nila. Then one day, naisip ni Pedro, bakit brush lang ang palagi nilalagay natin? What if lagyan natin ng ibang bagay? Sinubukan ni Pedro. Doon sa naman, syempre, ang dami na nila nabenta ng brush sa mga pinagbentahan noon. Bumili siya ng isang maliit na ginto. Gold nugget. Yun ang kaya nang bilhin nung mga brushes na nabenta niya. Isang maliit na gold nugget. Nilagay niya ngayon doon sa baka. The next day, nag-multiply din yung gold nuggets. Aha! Ito na ngayon ang magpapayaman sa atin. Ito na ang magpapayaman sa atin. Kaya ang ginawa nila, kumuha pa uli ng gold nuggets. Kinuha nila, benta. Kuha, benta. Kuha, benta. Until such time, sabi nilang mag-asawa, tara, mag-relax naman tayo. Ang dami na natin pera. Hindi tayo nakakapag-bakasyon sa iba't ibang lugar. Tara, let's splurge. Sabi nila ngayon. So, ang ginawa nila, nagpagawa sila ng, syempre, ang dami nila nabenta ng ginto. Nagpagawa sila ng bahay. Parang fortress yung bahay na yun. Mataas yung dingding. Tapos talagang puro rehas. Tapos yung banga, nilagay nila sa underground. Doon sa underground na yun, nandun sa gitna yung banga, tapos malawak na area na yun, doon nila nilalagay ngayon yung mga ginto-ginto sa tabi. Ay, naku, payaman talaga ito. So, nung naghanap sila ngayon na magtatrabaho, sabi nila, ganito ha, hindi mo dapat malaman kung saan tayo lugar na pupunta na bahay, pero doon ka magtatrabaho, pipilingin ka namin. Weekly-weekly ka lamang makakauwi ha, hindi ka pwedeng lumabas araw-araw. Sabi sa kanya, paano pong kakainin ko? Kami na bahala sa pagkain mo. Okay, so, go na. Pagdating ngayon, nung trabahante, dun sa banga, nakita niya, okay itong banga na ito. Ginto ang dumalabas. Kaya lang, paano? Hindi niya alam kung saan lugar siya. Hindi niya alam kung nasaan siya. Pero, sige na, ito trabaho ko. So, kuha ng ginto. Sina Pedro, medyo nagliriwalyo na. Now, pagdating sa pagkain, yung mga pagkain na iniiwan nila, medyo mga napagkainan na nila. Sus, ang dami nilang pagkain pero tinititid pa nila itong trabahante nila. Yung trabahante, siyempre, pagkain pa rin naman yan, yun lang nang yun ang kinakain. Siyempre, nagkakaroon na ng konting kalat kasi kapag hindi nakain kaagad yung pagkain, medyo nasisira na, hindi na makain. So, medyo nagkakaroon ng konting mga morsels na nandun, may mga kalat-kalat, nagkaroon tuloy ng daga sa paligid. Yun na yun ang naging problema. Bakit? Kasi nga, dahil luma na yung mga pinapakain doon sa tao, mabilis na lang, papanis ka agad. Dumadami yung daga na nasa paligid. And one time, may isang daga na nahulog sa banga. Nung mahulog ngayon, nala, biglang napansin ngayon ng trabahante, may daga nandun sa banga. Pero hindi isa na lang, dumami yung daga. Ala, natakot siya ngayon, natakot. Ang ginawa niya ngayon, yung the next day na dumating si Pedro at bibigyan na naman siya ng pagkain, tumakbo pa palabas yung trabahante. Tumakas yung trabahante. Nakita ngayon ni Pedro, hala, may mga daga sa loob at ang dami na yung daga. Biglang sinara na muna niya kasi yung nakakatakot eh. At saka nakakadiri, ang dami na nga. Sinara muna niya. Yung trabahante, tumakbo na, nakalabas ng bahay, tumakbo. Ngayon sila nung misis niya ngayon, naiwan doon. Teka, bakit ganun? Bakit daga yung dumami? Naisip nila, siguro nahulugan ng daga yung banga. Ay, nako, ganito lang yan. Madali lang gagawin natin. Lagyan lang uli natin ng ginto yung banga. Magiging ginto na naman nalalabas siya. Kaya lang, pagbukas nila dun sa pinakapinto ng underground, nakita nila halos hanggang baywang na yung mga daga na nandun. Ang dami ng daga. Isipin, sinadan nila bigla, Anong gagawin natin yan? Ganito ang gagawin natin. Lasunin natin yung lahat ng daga na yan. Makukuha uli natin yung nasa banga. Ang ginawa nila ngayon, gumawa sila ng pinakalason, ibinuho sa loob, patay yung mga daga na nandun.
patay yung mga buhay na nadaga. Kaya lang, ito nangyari. Maraming patay, pero yung banga, naglalabas pa rin ng mga bagong daga. Kaya, bulok yung mga daga na nandun. May bagong daga pa na lumalo. Ay, hindi na nila mapapasok yung nasa ilalim na yun. Talagang hindi na nila mapasok. Kaya yung mga ginto-ginto na nandun, na mga naiiwan pa, ay hindi na nila makuha. At yung bilang buong ilalim na yun, buong underground, ay napuno na ng daga. At sa sobrang dami ng daga, unti-unti, nagkasiksika na yung banga, bang! Nabasag. Wala na. Ang kinalabasan, sina Pedro, naghirap ulit sila. Balik ulit sa dati nilang buhay. Ngayon, bakit ganun na nangyari? Eh, pwede na bang naging mayamang-mayaman na niya sina Pedro? Isipin mo, nagmumultiply yung ginto dun sa banga. Pero bakit ganun? Sabi nga, kung anong itinanim, yun ang aanihin. Ang itinanim kasi ni na Pedro, lalo na doon sa tao nila, ay kasamaan. Sus, ang yaman-yaman mo, tapos ang ipapakain mo ay nabubulok na pagkain, mga tinitira, mga tira-tira. So, ang kinalabasan, since ang naitanim nila doon ay kasamaan, ang inan nila ay kasamaan din din. Now, ito tanong ko sa ating lahat. Alam naman na natin dati pa itong kasabihan na ito, kung anong itinanim, siya ang aanihin. Kung anong sinuksok, yan ang dudukotin. As you sow, so shall you reap. Alam na natin yon. Kaya lang ang tanong, ikaw ngayon, are you doing the same thing? Whenever you talk to your clients, do you talk to them because you want to help them? Or because ang tingin mo sa kanila ay ang susunod na bayad mo sa Meralco? Do you help them truly because you want to help them? Or simply because gusto mong kumita sa pamamagitan nila? Kaya kung pwedeng mag-cut corners tayo sa kaliwa o sa kanan, ginagawa natin. As you sow, so shall you. Sa business natin, ang itanim natin ay kabutihan. At yung mga matatagal na sa inyo sa real estate, alam na alam niya, kapag ang tinanim mo ay kabutihan sa kliyente mo, ay ang daming babalik. Bakit? Ichi-chismis ka ng kliyente mo sa ibang mga kaibigan nila na bibili pa ng bahay, na bibili ng mga produkto na pinabenta mo. At tuloy-tuloy ang pagganda ng buhay. Kaya nga, isipin natin ang bawat kilos natin. Kinakailangan, alam natin na hindi tayo nanlalamang sa kapwa natin. Bakit? Kung ano itinanim, yun din ang aanihin. Maraming salamat sa pakikinig sa araw na ito. At maraming salamat ulit mga partner ko, si Arnel at saka si William, para dito sa portion na ito na Treat Inside of Treat. Tandaan, sa Monday ulit, yung ating Monday Learning Habit sa Facebook Live yon na Angel Ozari page. And every Thursday, yung ating AAA, Ask Angel Anything, ang pinag-uusapan naman natin doon ay Chinese Metaphysics. So ako muli si Angel Ozari ng Ozari Consulting. Maraming salamat at magandang umaga uli sa inyo lahat. Siya po yung aming regular na guest na hindi naman magaling pero gwapo. Oo. Grabe, gwapo. Okay, so yan ang banga ni Pedro. Talagang si Pedro, ang daming si Pedro. Oh, so parang ano, related dun sa ating topic yung ano, yung inyong senior, ano, Coach Angel, no, na kailangan talaga magtatanim ka kasi itong social media dito, di ba? Oh, so yun yung ano na natin ngayon. Dito. Customer service talaga yung softman. Yeah. Correct. Oo. Ano ka mag-alaga sa mm-hmm. sa softman, masusuklian ka rin eh. Tama. So ito nga sabi daw, 60% of all customer service requests will be sorted out by means of digital channel for 2023 na. Yan. Wow. So ano po yan ha, medyo by the way, actually yung kung tutuusin yung tao naman po sanay na alam nila na gumagamit na rin ng ano ang mga companies ng tinatawag na chatbot or automation kasi okay. Syempre hindi mo expected na may live talagang sasagot no kaagad-agad. So pero ngayon inintegrate na nila yon at ang nakagulat pa nga Coach Angel, meron ng AI ngayon ha na chatbot. Na pag akala mo, totoong tao kausap mo. Although, importante talaga yun because there are still a lot of people na ang pinagmulan kasi ng chatbot ay mga, alam mo, mga naka-fix lang yan. Nakukunin lang. Yeah.
mo, ito na agad yung i-reply sa'yo. Kaya lang, nawawala yung human touch. Yeah, oo. Yung mga tao pa rin, nagusto pa rin, tao yung makakausap nila sa kabilang, sa kabilang. Pero with the entry of high-level AI now, yes, grabe. You know na hindi pala tao yung kausap mo eh. Totoo, totoo. Kaya, ano eh, sa bahay, hindi ko malaman kung sino talagang magaling, si Alexa o si Hey Google. Maka, minsan gusto kong pagtapatin silang dalawa, pag-usapin sila eh. Sino mas pabilis, ano? Okay, yan. Personalization will be paramount. Ito yung parang nabanggit ko kanina na, ano, na kailangan... pag gumawa ka ng ano yung sa mga brand, di ba, kailangan talaga ano yung paggamit po ng social media po eh tipong yung mga influencer makaka-relate ka dapat doon sa dinidiscuss ng influencer, di ba? Correct. So kumbaga ikaw being a user dapat ano dapat ito bang dinidiscuss niya ay para sa akin, parang ganun. So dapat importante po talaga whatever content that you do eh, ito papasok sa isip mo yung may pagka-personalize ang ano ang approach mo sa delivery ng content mo. At may inattendan nga akong seminar dati, nakalimutan ko yung pinaka term na ginagamit niya, basta parang 7 something eh. Ang sinasabi niya doon, kapag halimbawa may YouTube channel ka, sa bawat araw na magla-live ka, ang dapat na topic mo nag-iiba-iba. Mm-hmm. Kung halimbawa, sa akin, I talk about leadership or I talk about motivation. Pero may mga araw na hindi 'yon ang topic ko. Iba naman. Totally different. And you have to have different topics dun sa iba't ibang content. Anong dahilan nun? Halimbawa, merong mahilig sa leadership, matuto ng leadership, pumunta dun sa channel ko, uy, napanood, wow, okay to, magaling, ang gwapo pa. Tapos, ititingnan niya uli ako, lalo na kung nakasubscribe, pag mag-live ako, mapapanood niya. Eh, iba yung topic ko na naman the next day. I don't know now, baka gusto rin ngayon. No. Or, baka naman yung topic ko the next day, ay ibang tao naman ang magkakagusto. So, kung gano'n, may isang kunyari yung leadership sa Monday, pagdating ng Tuesday kunyari ang topic ko ay cross teaching. Kunyari. Cross teaching, mapapanood din niya ako. At ang mangyayari, yung loyal ko ngayon na nanonood sa leadership, nakikita niya yung cross teaching, at yung loyal ko sa cross teaching makikita niya yung leadership, magme-merge ngayon yung iba't ibang mga audience ko. Instead a wide array of topics that I have, hindi yung isang topic. So, yun yung sinuggest niya na kailangan hindi ka nakafocus sa isang content lang. Be helpful to have different topics as well. So, talagang ito, ang take away talaga natin dito, Coach Angel, tayo nagbibenta sa real estate, pero minsan may nakikita tayo na quote and quote influencer na rin na kahit paano hindi lang sa pagbebenta ang tinuturo niya, di ba? So ako meron akong minsan pina-follow na na mga na sa YouTube din na real estate practitioner katulad natin, kadalasan ang discussion nila halimbawa yun tungkol sa batas ng resa, di ba? Tapos maliban diyan, yun yung regular nila, no? Pero meron naman sila may mga pagkakataon, halimbawa, pupunta sa isang site, ganyan, and then ipapakita yung project, so parang ganoon. And then, magugulat ka na lang, biglang nagluluto. ito yung ano. So, hindi pa natin ginagawa yun. Pero, yun nga, tama nga. So, dapat may diversity ka, no? And then, parang, yun nga, yung personalization, importante talaga ngayon yun sa inyong, sa pag-create din ng content, okay? Correct. Itong number 12 daw ay user-generated content will continue to be popular. Yan, UGC, user-generated. Ito yung ginagamit nilang term eh, yung UGC. Yan, like kunwari itong mga brands daw po na to ng Daniel Wellington, they motivate the customer to create content and tag the brand for a chance
to get featured on their page. Parang, di ba, minsan sasabihin, oh, use this hashtag. Parang ganyan. Yeah. So pag ginamit itong gandong hashtag, and then, ito yung ano, ito yung sabon na aming produkto, gamitin mo to, and then sabihin mo kung paano mo siya ginagamit. Diba? Pinambabato mo ba to ng aso o whatever. So, pero, tinan mo kung paano. Para, di ba? So, yun yung ano, doon pa lang, bawat isa, magkaka-idea, sige, baka ma-feature ako. So, syempre, gagawa ka ng sarili mong ano, di ba? Parang promoting. And then, ano, kumakalat yun, o nagba-viral kasi nga, di ba, katulad na nabanggit natin kanina, is video content talaga, is yun yung pinaka-in ngayon. Eh, kaya, ito yung ginagawa po nung ano, nung baka somehow, tulad sa atin sa real estate, probably, pwede mong gawin. Kunwari, may isa kang project, no, sa isang site na andun kayo. Nagbibenta kayo nitong site na to. Pwedeng sa panahon ngayon, bago magpasko, di ba, or parating yung Pasko, meron kayong sigurado dyan. Alam naman natin yung mga decoration na, di ba, na pang Pasko, yung mga alam natin sa mga sites. So, pwedeng, sige, pakuha ka dito, sa Instagram i-post mo, sa Facebook i-post. Ito yung hashtag na gagamitin. And then, yung may pinakaraming likes and share, mananalo ng ganito. Oh, yun, yung mga ganon, di ba? At hindi nalalayo yan ang mga bata-bata ngayon sa eskwelahan nila. Biglang, uy, pakitulungan naman yung anak ko. I-like mo naman itong video na create nila. Oo nga. Na pareho rin. It is also user-generated content. Dahil yes. O tayo tuloy sa YouTube at ginagamit natin ang YouTube kasi papanoorin natin yung anak na kaibigan natin. So, ito magandang later on in the future parang isang marketing strategy pwede niyong gamitin kay o employ. Okay. Ng TV stations. TV stations, yung video wall sa likod. Mhm. Lahat ng tao gustong makita sila sa TV. Mm-hmm. So ang ginawa ng ilang shows dati, nandun sa likod nila isang malaking video wall, lahat ng nanonood sa kanila. Makikita mo sarili mo sa likod. Nasasabi mo, "Uy, nasa TV ako." Mm-hmm. Kasi nandun sa video wall. Mm-hmm. And when you're getting a lot of new mga bagong manonood na super excited kasi nakita na sila sa TV. Mm-hmm. And it is powerful. Kasi, gusto natin yun. Mm-hmm. Okay, so talagang ano, strategy talaga siya. No? Talagang, kung whoever is behind this, talagang ano, alam niya na ito yung psychology ng tao, yung behavior ng tao, pinag-aralan niya. So, ito yun, ini-employ niya lang sa isang, pinaformulate niya lang as a strategy. Okay, so number 13. Local targeting will become more prevalent. Kung tutuusin kasi 'di ba sa atin Coach Angel, kadalasan minsan like ako kung ako nagta-target halimbawa sa ads sa Facebook, minsan ang hinahabol ko na oh, doon ako magta-target sa ganung mga lugar kasi itong mga to doon sila nagtatrabaho, merong ganitong spending o may ganitong income. Ganyan. Pero hindi pala dapat magsisimula ka sa local targeting. Diba? Pag nag-promote ka ng isang bagay, importante yung tinatawag ng local targeting. Kaya nga ito isa pa palang tip no, although before nasabi natin yung ito pala geotagging ang tawag naman. Pag nagkuha ka ng picture, 'di ba? Alam naman natin yung mobile device natin, yung naka-open yung sa location niya o GPS. Diba? So, yun. Now, ang isa pa palang, meron akong isang influencer na panood. Sabi niya, yung mga pictures na sinishare natin, kadalasan, diba, pag nag-take ka ng picture, parang by default, ang gagawin niyang name ng picture, parang file name lang na DCIM00015, parang ganun, 002. Alam mo, pag tapos isishare mo yon, may nagsabi sa akin, i-edit mo daw, lagyan mo siya ng anong relevant information about that picture na shinare mo. Diba? Okay. So, kunwari, as file name na, kunwari, kumuha ka na isang picture sa isang project ng isang developer. Kinuha mo yung ganitong house model.
pag tinake mo yung picture na yun, magagawa ng automatic yun ng sarili niyang file name. Di ba? CAM005, something like that. Pero, i-rename mo daw po yun. Pag rename mo, maglagay ka ng, pwede mo kasi i-edit yung information maliban sa magkakaroon siya ng geotag na may location, lagyan mo pa siya ng ibang mga tags at kung pwede, yung bank pwedeng bumalik sa'yo. Okay. Pag shinare mo yung picture na yun, kasi binabasa pa rin yun ng may algorithm na binabasa yung picture na yun at kung sino nag-share. Ngayon kasi parang hindi na imposible na malalaman na, kunwari, nag-share ako ng picture, nalagay ko Angel Osare, pero mukha ko. Mm. Pag nag-search ka ng Angel Osare, magugulat ka, ba't nandun na mukha ni Arnel? Di ba? Angel Osare! parang di ba kasi yun yung parang tip ito, although na mention lang is about local targeting, pero yun po isang pwede niyong gawin din yun, no? Isang strategy din yun sa ngayon, lalong-lalo na madalas kayo nag-share sa social media, akala mo pwede ka na lang mag-upload basta ng picture, lagyan niyo pa ng i-edit niyo pa yung file name. And then, yung info tingnan mo, may details doon, may tags doon. Baka hindi nyo lang po alam, ha? Meron may mga ganong detail na pwede kang i-edit sa mga pictures. Kung magugulat ka nga, yung Google My Photos, di ba yung parang pag naka-synchronize yung sa Google. Oo. One time, nagtataka ako. Naghanap ako ng picture ko. And then, teka, ba't nag-appear yung mukha ng ibang kaibigan ko dito, ha? Parang yung isang buo, oo. Tapos, pag-click ko yung face ng isa na gusto kong makita kung saan pa ba siya nag-appear, makikita mo doon. May date pa kung kailan ko nakunin ng... Oh! So, meron siyang face recognition, di ba? Na ganun. So, yun yung ito po, isa lang tong geotagging, ha, yung local targeting. Sa ngayon kasi, ang isang malaking company na gumagamit ng husto niyan, local targeting, is Food Panda. Ah, tama. Food Panda naman kasi, you order from establishment around you, eh. Hindi ka naman okay. Food Panda na nasa Tugigaraw halimbawa, hindi eh. Ang mga choices sa'yo ng Food Panda ay yung mga nasa vicinity lang. Malapit sa'yo. Oo. Local targeting talaga yon. Local in the sense na yung location mo talaga. Mm-hmm. Kaya nga, pag u-order ka halimbawa sa Jollibee o sa McDonald's, titingnan yung location mo, kailangan naka-open eh. Dahil sasabihin nila, malapit na restaurant sa'yo. So yan, number 40 naman tayo, Coach Angel. More runs will incorporate social listening. Kaya meron tayo itong mga katulad ng Hootsuite. Yan yung last week yung ating naging topic, yung 2022 social media trends. Kasi ito po, may mga brands na talaga na nakikinig sila dito sa mga katulad nitong mga company na to na nagkakaroon ng parang sila ay tinatawag na social listener. Correct. Okay, may certain algorithm yan para malaman nila kung ano ba yung popular na sinesearch ng tao, ganyan. So, kaya sa iba, nagbabayad talaga sila sa mga social listening platform. Yung katulad ng mga Hootsuite na yan, HubSpot, etc. Kasi, sabi nga nila, social media daw is goldmine niya ng data and insight. Kaya nga, maalala ko, Coach Angel, meron akong kilala, nag-aaral siya ngayon, data analyst. Mm. Oo. Kasi, sa napaka-exponential ng ating development sa digital, no? Kakaunti ang marunong mag-analyze ng data. So, di ba kasi lahat tayo naka-online eh. Diba? Naka-online. So, parang kung magdidepend ka sa isang AI or program para i-analyze ang data mo, magkaroon ng insight, and then magsasabi, this is what you need to do in the future. Di ba?
hindi pa, wala pa tayo doon eh. Kaya ngayon merong yung kaibigan ko, nagulat ako, sabi niya I'm into data analysis, nag-aaral siya ng ganito, and parang pinag-aralan ko na one time, nag-search ako ano ba meron itong trabahong to. Nagulat ako sa US yung data analyst $80,000 per year. Wow! It's about something like 300,000 peso. Oh, pero even sa level nila, kasi ang average na yung okay na pamumuhay doon nasa mga $30,000 per annum lang eh. Mm-hmm. So 80,000. Mm-hmm. So nagulat ako, yun yung ano ha, and then yung work na yun talagang promising siya. Kaya sabi ko, ito talaga dahil nga maraming ganito nagte-take ng data natin, di ba? So ang susunod ngayon, sino yung mag-a-analyze na yun and would give insights, and then measurable yung insights mo na somehow pwede kang mag-recommend, this is what you need to do in the future para makatulong sa business mo. Okay, so talagang yan. So yung sa kapanahon na natin na naka-try media tayo, ito yung ginagawa nung mga engineer, mga ganon. Channel 2 at Channel 7 na sinasabi, kami ang number 1 kasi sinabi nito na kami daw ang pinapanood ng mga tao. At anong bottom line nun? Mag-advertise kayo sa amin kasi hawak namin ang audience. Ganon din sa nun. Sinasabi na, hawak namin ang audience dahil ang mga tao na Facebook. Kaya kung gusto nyo mag-advertise at matap itong audience na hawak namin, magbayad kayo. Yun. Okay. So, yan po yung dapat maging aware tayo, yung social listening. Okay. Correct. Okay. Yan. Ito, Instagram daw and Twitter will still remain popular. Actually, mayroong isang research tinanong, in 2022, ano daw yung platform you want to increase your investment? Marami nagsabi, Twitter and Instagram. Yan. Kasi talagang, yan, mataas po yung opportunity na mag-grow itong mga platforms na to at maging popular pa. Okay. So, next is inclusivity will be the key. Yan. Kung mapapansin natin, sabi nga, the past 2 years dahil sa nangyari sa pandemya, napaka-importante itong tinatawag na corporate social. Yung kanina, yung sa mga sabi nyo, ngayon sa mga companies, CSR or corporate social responsibility. Kaya kung halimbawa yung brand mo, 'di ba, napaka-aware sila sa mga social issues, 'di ba? So at least dito, madali na lang yung targeting ng audience at kahit paano, medyo yung tingin sa iyo ng consumer, 'di ba, kakaiba yung sa brand mo kasi oy. Yes. Hindi lang pala sila pera-pera. 'Di ba? Tumutulong din sila sa katulad namin. So, ipopromote ko sila. And if I'm not mistaken, ewan ko kung ito ba yung tiningnan ko o yung iba, dito yata sa StreamYard, yung merong we support Russia? Anong country nga yung pinasok ng Russia ngayon? Ukraine. Parang ang tamang yata StreamYard yata 'yon na mayroong isang tab na nakalagay na in support of Ukraine. Either yata itong StreamYard yata 'yon. So, 'yun pagtitingin din sa social issues eh. Okay. Na, so So, 'yan katulad sa sa mga practice natin sa real estate halimbawa. Dapat maparamdam natin sa tao. Itong sa amin na lang sa Santras, no. We'll be celebrating uli dito sa November yung anniversary uli ng company. So ngayon, kaliwat kanan yung CSR. Iba-iba yung mga ginagawa na per department. So ganyan. So actually, para halimbawa makakuha kami ng funds minsan yung mga ibang grupo, ibang department, nagbebenta sila ng mga personalized na t-shirt, etc. And then, whatever na makuha doon,
So, meron naman iba, raffle, something like that. Pero whatever funds na makukuha, gagamitin niyan doon sa mga less fortunate natin na mga... Para sumikat kayo ng biglaan at todo, ang ibenta nyo, 20 pesos per kilong bigas. Oh, I wish meron, ano? Sisikat kayo ng todo niya. Huwag na natin ibenta. Ilibre na lang natin. Talagang ano, no? Lahat ng SOCMED, kayo i-feature. Dito na kayo pumunta. 20 pesos per kilo. Actually, ano, matamis na bigas. Sweetened yan, di ba? Na bigas. Kasi problema uli natin, asukal. Ano ba yan? Okay. So, yan. Sabi, yan. Ito. Ito. Actually, ito nga yung later on, sabi ko, in the future, baka kailangan talaga i-push na namin ni, ano, ni Master William yung FB group ng mga taga-talakayang real estate at teknolohiya. Kaya social media communities daw will continue to increase. Ako, katulad ko, medyo mahilig ako sa camera na 360. Mahilig ako sa drone. Di ba? So, may pina-follow ka na gano'n na, ano, na may grupo ka. Sa vehicle namin, kung ano yung brand ng vehicle mo, may grupo kami din doon. Di ba? So, social media community siya na kasi doon kayo nagkakaroon ng tulungan. And even yung software na kung saan I am now somehow parang in the future dinidevelop ko yun para maging business, meron ding grupo yung mga agencies. So correct. Dapat yun talagang napaka-importante yung social media community po. Yan. Lang sa social media communities. Actually, maganda kasi may mga sumisikat na mga bagong social medias. Mga SOCMED. Kasi ang dahilan, halimbawa, ito ka lang, Messenger. Ay, sus, Ginoo, ang dami. Oh, grabe. Lalo na nung mag-rotary ako, ay, tapos nun, lahat yun, biglang may notification, yung notification na yun, na biglang, puno talaga. Ang downside ngayon, hindi ko na magamit kasi sobrang dami na magbabackread ka na. Magbackread ka pa lang, oras sa abuti mo kung gusto mo talagang mabackread. So, merong Messenger group, merong Viber group, may Telegram group. Ang dami. At ang dami mo nang fina-follow ngayon. So, if ever you will create a community, it has to be siguro isang bagong app na hindi pa masyadong madaming, hindi pa masyadong mayroon. Or you might need, siguro yung mga social media companies, they might need to be able to control yung, yan, ikaw, ilan ang groups mo? Sabihin natin yung ano na lang, Messenger group na lang, ilang groups ka kasama sa Messenger? Siguro hindi lang 100. And can you track all of them? Hindi na yan. Kumbaga nabubulunan na tayo dahil magpa-project lang, may Messenger group na eh. Tapos yung project, isang Messenger group na naman yun. So, ang nakakalungkot pa minsan yung admin na magki-create ng FB group, hindi niya sasabihin kung ano yung reason kung ba't niya finorm yung group. Kaya pag may nag-join na panibagong member, kung ano-ano yung pinapost na unrelated. Unrelated na kayo doon sa pinaka-purpose ng FB group niyo, ng group ninyo. Kaya nga, minsan maganda kung halimbawa may mga group application na meron ano yan, nakapin yung ano sa pinakataas yung house rules, di ba, yung ano ba yung purpose niyo, kung bakit gano, ano yung do's and don'ts yan. So kaya di ba, para hindi naman kung ano-ano yung pinapost mo. Kaya minsan nakakalungkot lang kung halimbawa merong group naman at walang admin na tipong talagang nagfi-filter ng mga post. Correct. Yan, mananawa ka, wag ka na lang. Pero minsan meron namang iba, sobrang higpit. Diba? At nakakalungkot, nag-iisa lang siyang admin. Wala pang oras na mag-check. Kaya talaga. Sa panahon ngayon, even yung mga groups na yan, dyan na rin tayo nagmi-meeting. Kasi pwede kang biglang mag-tawag na meeting. Kaya nga, kung papansin mo, yung sa cellphone natin, yung calls sa cellphone, hindi na mag-i-improve yan.
Yeah, kasi ang telcos mo, hindi na namumuhunan doon sa cellphone calls. Eh. Mm-hmm. Kaya kung naiinis ka na, ay, grabe naman, na, ang hindi ako makatawag kasi yung signal, mababa, mahina, ganyan. Hindi nang i-improve yan dahil hindi na pinupuhunanan yan ngayon. Dahil ang puhunan ngayon ay yung mas mababa na data dahil puro mga messenger calls na tayo ngayon. Tama, Viber tama. Tayo ngayon at mga FaceTime ng ginagamit ng tao. Hindi na yung old school na 09, 17, hindi na doon nagtatawagan masyado. Puros mga messenger calls na. Kaya nga, yun, ang communities, ang mga groups, dumadami ng todo talaga. Dumadami. At talagang andyan yan. Andyan yan. Kaya, yun, ang sa atin lang, kung nandito, kung may negosyo ka, alamin mo kung paano mo gagamitin tong power na to. Kaya nga, kadalasan, meron tinatawag na, kung maririnig mo yung term na tribe, correct. Create ka ng tribe mo. Yan. So, yes. Yung mga follower mo, same-minded mo, tapos kung sakasakali, kung ikaw yung, patulad sa iyo, Coach Angel, pwede mong i-group yung mga ito yung mga concerns nitong mga followers ko, yan ganyan. So pwedeng nandoon sila sa mga group na yan. Yan. Okay, natapos natin yung 17 na social media trend. Okay, thank you sa Influencer Marketing Hub and kay Werner Geyser. So updated niya to ng May 22, 2022. Meron pa ako isang magandang material nila, ito yung What is Influencer Marketing, the Ultimate Guide for 2022? Yan, August 16 naman yan, yung ginawa niya. So, baka pwede niyo pong basahin yan. Okay. So, yan. Thank you, Coach Angel. At nasamahan niyo po ako dito sa ating regular na palabas. Okay. So, i-follow niyo rin po si Coach Angel sa kanyang mas marami pa siyang exposure sa amin. Meron siyang pang Lunes, pang Sabado niya, di ba? Meron pang Thursday pa siya at anong isang araw pa, Wednesday ba 'yon? Coach Angel? Sisimulan ko pa lang. At saka yung Telegram group ko, may tribe din ako sa Telegram. Nakita ko 'yon. Oo, at doon nagme-message si Coach Angel yan. Yan. Oh. Isipin niyo ha. Lahat 'yan talaga kailangan yung explore. So lalo na kung ngayon nasa digital era tayo, ito yung mga ways for us to somehow create awareness sa mga tao na we are here and this is our business, we are here and this is my services, yung mga ganyan. So tingnan natin, Coach, may mga nag-message yan. Si Ma'am Edna, good morning, Katrit, sabi niya. And then si Cons Charlie Gao, good morning, Katrit, 2022, September. Ito, nilagyan pa ng date, talagang hindi maliligaw. Ayan, engineer ni si Sir Dennis Bayeng. Yan, nakita niya yung Influencer Marketing Hub Social Media Trends. Yan. Yan, may sinabi siya na, yan, uso na talaga omni-channel. Totoo po yun. So, hindi lang ikaw dapat magko-concentrate. Kasi noon, kung tutuusin, Coach Angel, tinuturo natin, sinasabi natin, pag-aralan nyo muna to yung YouTube, Facebook, yan, di ba? Pero ngayon, kung hindi mo man siya ma-master yung mga TikTok pa, or Instagram, or Pinterest, at least, unti-unti, dapat pinag-aaralan nyo na sila. Oo, so, para at least, hindi ka mali-left behind, ika nga. And, tutuusin, bago pa man yan magpanag-trending na yan, at least, andun ka na, di ba? Handa ka na, di ba? Katulad nung sa TikTok na yan, na talagang napaka-phenomenal ng kanyang pagiging popular. Yan. So, ready na tayo dyan. So, again, we would recommend everyone po na syempre, like and share and subscribe to our YouTube channel, youtube.com/critkita. So, click nyo lang po yung notification bell para every Saturday, pag merong new live, man-notify o mariremind lang po kayo. Yan. So, in behalf of my partner na nasa Rotary ngayon, si Master William. We would like to again thank you for being with us for this Saturday and most especially, syempre, kay Coach Angel for being part of the show again. So, salamat po. At dun sa kaninang
isang kasama din po namin na guro na hindi naman magaling pero gwapo si salamat po uli sa kanya at walang sawa siya sa pagbibigay po sa atin every Saturday po ng ano ng material ano ng magandang kwento at magandang kapupulutan ng aral yan. Sabi ni Ma'am Edna, thank you so much for the update. You always make us one step ahead. Salamat po, Ma'am Edna. Okay. So, God bless po. So, tomorrow is a Saturday and Sunday. So, yan. Wag lang po tayo makalimot na syempre magpasalamat sa ating pong magkapal. Pagdasal po natin bawat isa. At kahit paano, mag-ingat pa rin, di ba, Coach Angel? Mag-face mask pa rin. Kasi hindi pa rin po natatapos ito. Although, sabi nga, hindi na siya pandemic, endemic na siya, pero maganda pa rin po yung nag-iingat. So, anything na you'd like to promote, Coach Angel? Palagi ko naman na nasasabi yung every Monday. Habit na ang binabasa ngayon, napakagandang aklat. Sinimulan ko pang basahin ng March 11, kung hindi ako nagkakamali. Every Monday, isang portion doon. Ang ganda yung motivation manifesto ni Brandon Burchard. At sa Thursdays naman, yung AAA, Ask Angel. Tapos natin doon ay tungkol sa Chinese metaphysics. Yung mga mahihilig alamin kung ano nga ba yung isang mundo na yan na napaka-powerful. And if you just know how to maximize it, it will have a huge impact in your life. And ito nga, sa topic natin ngayon, sabi ng isang dakilang makata, if you're not in SOCMED, you do not exist. In terms of business, if you're not in SOCMED, you do not exist. So, maganda yung pit tinatalakay dito sa talakayang real estate at teknolohiya because it would really help us a lot to grow our business. So maraming salamat, partner Arnel, at ang kalalabasan niyan, kukuyugin ka pala namin na maging Rotarian din, ha? Oo nga, ano, mukhang magkasama sa... Pero may nag-offer na sa akin one time. So, papunta na tayo doon. Okay, sige. Anyway, thank you po again. And thank you, Coach Angel. Salamat. God bless.